Oh, by the way, I'm Jay Phil Beat Music. Siyempre, nandirito nga po pala tayo sa bahay ni Junya. At siyempre, i-interviewin ko nga po pala siya kung ano yung mga nangyari sa backstory niya nung nagkaroon ng pandemic at kung paano nabiglang minawala ng mga taong mahal niya at paano sila bumangon pagkatapos ng mga pangyayari na to, yung mga trahedya na nangyari sa buhay nila. Kaya tinatawag ko nga po pala ngayon si Junya. Siyempre, hanggang lang, okay lang. Cut na lang. Sige na lang. June. At tinatawag ko nga po lang ngayon para siyempre interviewin si Junya. Kasama ko na siya ngayon. Yo, what's up sa inyo mga support? May tatanong lang ako sa'yo. Siyempre, gusto ko lang tanongin si Junya na ito. Yung nagka-pandemic ba? At siyempre, anong diskarte ng kuya mo yung ginawa niyo para ma-survive yung pandemic? Wala, parang nagpapasaya lang kami ng mga tao. Nagbigagawa kami ng mga kasi yun lang yung pwede namin gawin para mapasaya yung mga tao. Ito yung pangalawa kong interview sa'yo. At syempre, ayun nga, yung nabalitaan ko na nawala yung mama mo, ay yung lola mo. Yung nabalitaan ko na nawala yung lola mo. Ano yung naging epekto nun sa buhay mo at sa buhay inyo ng magkapatid? Masakit din syempre kasi, tsaka lahat naman ng tao na yan hindi mawawala yun sa mga pamilya nila. Merong isa doon mamamatay. Basta hindi mawawala yun sa mga magpamilya. May mamamatay at mamamatay. Okay, pero... Kaya yun, dumating sa amin yun. Kaya nagpaalam na rin mo nila si Lola. Si Lola dapat masaya na sa buhay niya. Kasi si Lola nahihirapan na din noong time na yun. Pero alam ko, masaya si Lola mo ngayon sa nangyayari sa buhay niyo. Kasi alam mo kung bakit. Naiwan ka man niya ngayon, alam ko nakangiti yon sa langit kasi alam mo kung bakit. May tao na nidya dyan sa inyo na handang tumulong. Shoutouts nga pala kay Ate Janelle na nalaman ko yung istorya na yun, yung dalawa na. Yun pala yung tunay na istorya is wala na pala talaga kayong magulang. Ito, sa sitwasyon na to, ito yung gusto kong maging tanong sa'yo. 5 years from now, sino si Junya? At ano yung pwede niya mabago sa vlog scenes ng buong community ng vlog? Sino si Junya? Si Junya siya yung batang yung nagpapasaya ng ibang tao. Yung napapasaya niya siya yung laging nandiyan para magpasaya ng mga tao. Tapos siya yung nandiyan para sa mga kuya niya, tsaka nandiyan yung mga kuya niya para sa akin. Kaya ayun lang. Cut natin. Sabi mo ganito. Bali, kahit na, sabi mo, kahit na nagpapasaya ako ng mga tao, may mga, kaming, lagyan natin ng konting sila. Sige. Kahit na medyo nagpapasaya ako ng mga tao, kaming mga taong nagpapasaya, kahit na ganito kami, may mga problema rin kaming dinilang. Backstories. Kasi, kahit ano sabi mo. Okay. Kahit ganito kami mga nagpapasaya sa mga tao kasi meron din kaming problema na dumadating talaga sa buhay natin, di ba? Meron talaga na dami. Kaya huwag niyo pong dito. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa mga taong mawawalan. Ito pa rin ang mga pangarap niyo. Hindi, huwag kayong mawawalan ng pag-asa na matupad yung pangarap niyo. Yan. Tsaka, huwag kayong susuko kung hindi nyo maabot yon. Isipin nyo, kakayanin ko to. Kaya, ako, kaya ganun. Nakaya ko na mabuhay kaming, malaya. Good. Ayun, nakarinig nyo naman yung mensahe ni Junya. Siyempre, shoutouts nga pala dito sa kaibigan ko. Na simple lang to, pero yung kuya ni Junya, sobrang the best din yun para sa akin. And syempre, gusto ko lang na sana po ay pag sa mga darating na mga lilipas na buwan na to, sana po wag nyong kakalimutan yung YouTube channel nila na Junya Official, di ba? Junya Vlog, yan. Pati na rin po si kuya. Jay Phil Beat Music. Yan. Subscribe nyo po siya, yan. Yo, si Jay Phil Beat Music, ayan yung na to. Lahat po na sumusuporta sa kanya, ingat kayo palagi. Pati na sa mga kasupot natin dyan, ingat din po kayo palagi. Mahal na mahal ko po kayo. Mga kasupot. So, bigyan mo nga ako ng sample. Yun, mga kasupot.
bridge. Wala akong masabi. Kahit ano, dali. Oo, support pa ako. Dali. Oo, support pa ako. Pero yan yun. Yung sana don't matter. Okay, yan. Okay, yan. Ba't yan nagawa mo na? Inano ko lang.